Ay, mga kamakina, may machine tayo ulit. Ito yung ginawa kong machine kanina. Ayan. Tinest ko ulit. Okay na siya. Pumasa na naman. Test complete. So, final na to. Doon na tayo sa kaisa. Ayan. Para bukas wala na tayo gagawin. Wala na tayo tapagin. Hindi mix-mix lang. Okay? Sira naman nito ay low flow error during the treatment daw. Ayan. Ayan, nakalagay. So, tignan natin. Toilet error kagad. Conductivity high. Tingnan natin kung magiging stable. Papatakbo yung muna ng mga ilang minutes, mga 3 minutes. Tingnan natin kung magiging stable. Okay na itong machine natin isa. Na-test ko na siya ulit. Pangalawa na yan. Okay naman. Test complete ulit. So, dito naman tayo magpo-focus. Mamaya, i-disinfect ko na lang siya. Tapos, lalagay ko na yung mga cover niya. Lagyan ng sign. Lagay ko doon sa labas para magamit na nila. Okay? Good luck kayo mga kamakin. Habang wala pa, mga kamakina, checking ko lang yung minimix kong acid doon kung okay na. Dadali ko na rin ito para makita nyo kung paano ko mag-check ng
acid na minix ko. Ipalin lang natin ng konti dito. Total high conductivity pa rin. So, palin lang natin konti dyan. Medyo mabula-bula pa. Mapaw. Tapo natin. Gravity natin is ng 2K is 1.159 talaga. Always yan. Kung hindi 1.157, 1.58, doon lang siya naglalaro. Pero nasa range niya masyadong mataas. Pero kapag nag-mix kami talagang ganito, naglalaro lang sa 60 or pinakamataas na is 1.61, tapos yung pinakamababa niya is 1.55, pero mas mabababa pa doon ng 5 pa, tsaka tataas pa ng 5 pa. Pero kung ano, prepare ko ganun talaga, 1.61 or 1.65 yan. 55 pwedeng-pwede, pero pag 50 parang alanganin na ako dun eh. Kahit acceptable siya, parang alanganin ako dun eh. Tapos yung pH natin, yung pH is ano yan, 2.1 yan o kaya 2.2. Kung titignan nyo, yung pH natin is 2.1. Yan. Kanina 2.2, tapos bumaba na ng 2.1. Pero ang range naman nito, mababa is hanggang 1.9. Ang pinakamataas is 2.4. So, okay na yung ano natin, yung machine natin. So, pwede ko na itong i-transfer. So, okay na itong machine natin. Wala na namang lumabas na flow error. So ang gagawin ko, lalagyan natin siya ng linya, ng bloodline, saline bag at saka dialyzer. Tapos kunyari may pasyente tayo uli dito para makita natin yung problema talaga. Pero i-test ko muna. Baka after test lumabas. Test lang muna natin. Habang inaano ko tong minix ko, transfer at saka ilalagda natin. Yan, ito yung pang check namin ng gravity. Okay, I'll be back.
napakapakaw ko magpuputik. Punasan na lang natin natapon na asin. Para hindi madumi. Itetest ko muna kasi walang lumabas, pero lalagay ko na yung special ano ko. Ang palabas ng sira ng machine. Lagi ko itong gate, kung makikita niya sa video ko pag ginagawa ko ito, pag hindi ko nakikita yung sira ng machine. Kasi ayoko naman ilagay isa sa labas na sira pa rin. Para walang masasabi yung iba. Hello! Yan, kailang muna natin matapos yung test. Kita nyo ba? Ayan. Pansitulat lang muna ako sa dalawa.
yung ko lang nakita tong valve 24 na hindi nagbukas during test. So bumagsak lang conductivity. Kung makikita nyo, yung valve 24 hindi nagbubukas. So valve 24 na agad to. Ayan, dyan yung makikita mga kamakina. Minsan dyan nyo rin makikita yung sira. Kaya minsan tumitingin ako dyan. Kung makikita nyo, yung conductivity, yung valve 24 hindi bubukas. Okay. Adjust natin. So may problema tong machine. Buksan lang natin to mga kamakina para makita natin kung ano nangyari sa loob ng machine. Kung iisipin nyo mga kamakina, baka nagtatanong kayo sa sarili nyo bakit ko kagad na lalaman. Kasi itong machine ko, since 2008 pa to. Until now. So, nakaka 16 years na itong machine. Matagal na. So, matagal na itong machine na ito. Since 2008 pa itong mga machine. So, kaya lagi may problema. Kaya alam ko kung ano papalitan sa kanya. Okay? Bubuksan na lang natin siya. Thank you.
Papalitan ko muna to ng bulb 39 mga kamakin. Bulb 39. Kasi pwede rin yun, hindi siya nagsa-circulate. Pwede siya magbigay ng high conductivity at saka flow error din. Lahat naman ng pyesa, ganun ang binibigay. Kailangan alam mo lang kung ano papalitan talaga. Ito gagamitin natin, bulb. Grabe na pala nangyari dito.
So ayan, ang makina pinalitan natin ang bulb 39. Tignan natin ulit, i-test natin siya ulit. Tapos papatakbuhin natin itong may line. Pataas yung conductivity na yun kasi pinatay. Yan, ito-test natin muna para makita natin kung maglolo-loko uli yung conductivity niya at kung may lalabas ng flow error. Thank you.
Ito yung pinalitan ko na bulb, kumakamaki na bulb 39. Ayan. Ito yung pinalitan ko. Ayan, tinest ko ulit itong isang machine. Nakita nyo, pumasa ulit. Ayan. Wala na siyang negative pressure. Ayan, ito pinalitan ko. Itong luto na siya. So, tignan natin kung lalabas pa yung flow error niya, pati yung conductivity problem na ito. Kanina, tinest natin, conductivity low. Conductivity low ba o conductivity high? So, tignan natin kung ganun pa rin ang mangyayari after ng test. Kunin ko lang yung bucket ko, lalagyan natin tubig, papatakbuhan natin ng dialyzer at saka bloodline para makita natin kung, kasi during treatment eh. So, tingnan natin. Para mamaya, kukunik na lang natin yung dialysate dito. Tapos, papatakbuhan natin ng time para, kunyari may pasyente talaga. Kasi natin malalaman kung lalabas yung flow error niya. Yan yun na, conductivity. Pagkabukas ko flow error kagad, tapos conductivity high. Normal naman yun. Pero kasi ang complaint eh, low flow error during treatment. So, gagawin natin, iti-treatment natin siya kung lalabas yung flow error niya. Okay? Ayan mga kamakina. Tapusin lang natin yung test. Ito mamaya, bubuin ko na siya para malagyan ko na ng sign para magamit na siya sa unit niya. Mabalik ko na lang itong mga cover niya. Pati na yung malaking cover niya para magamit na siya. Tay lang natin ito matapos. Tapos kakain muna ako dahil nagugutom na ako. Plus 4 na pala. Tignan natin kung mag-high flow, ay mag-high conductivity ito. Ayan na, positive pressure na lang eh. Malalaman na natin. Kasi yung kanina, yung bulb 24, hindi siya bumubukas. Nakasarado lang siya. Kasi pag puti, sarado, pag blue, bukas. Pag nakita nyo yung white, white yung dot, it means close. Pag blue, it means open.
lapit na matapos yung test, tignan natin. Ayan na. Bunto na siya. So, matatapos na yung test niya. Itong pinalitan ko, bulb 39. Yan. Kung makikita nyo. Ito yung itsura. Bulb 39. So ngayon, itong kagaya niya, nag-test. So, hindi bumagsak yung conductivity or umangat. Kulay din pa rin siya. Dapat red. Kanina red eh. So it means yung machine natin okay na. So, para makasigurado tayo, papatakbuhan natin siya na parang may pasyente. Post treatment, ito. Treatment natin siya. 3 hours. So, naghahanap siya ng blood cells. So, pag walang blood cells, kuha kayo ng pera. Gamitan niya ng pera. Ito ang pera, kahit anong pera. At basta papel, lagay niyo lang. Mawawala na siya. Yan, mga kamakakin na, hanggang dito na lang muna tayo. Siguro papatakbuhin ko lang muna siya ng 5 minutes. Pag hindi lumabas, kung may part 2, magpa-part 2 tayo. Basta pinalitan natin to ng bulb 30. Okay? Shoutout ulit kay Marlon. Marlon, shoutout sa iyo. Salamat sa comment. Pati kay Poncho sa pag-share ng video ko. Poncho Contamora. Kay Jeff Tatamora, salamat sa inyo, bayaw. Hanggang dito na lang muna tayo. Hindi muna, 5 minutes, patakbuhin ko muna to. Pero shoutout sa inyo, salamat sa inyo sa pag-share. Shoutout sa inyo lahat. Magpa-parto na lang ako pag lumabas kasi wala na ring 45 minutes na. Sayang yung memory. Baka may problema to mamaya. Matagal-tagal din yan. Sayang. Okay? Yung arterial, wala yan. Madali lang kanin yan. Okay. Ganito na lang tayo. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Thank you sa mga nanonood. Nag-subscribe sa akin. Salamat. Okay, ganito na lang tayo. Salamat mga kamakina. God first.